anim na miyembro o mano ng MNLF ang napatay na militar sa barangay Kasayangan. Isa sa kanila, nakuhanan pa po ng ID. ID ng organisasyon na may pangalang Samahang Magdalo. Mula pa rin sa lusod ng Sambuanga, nakatutok live at eksklusibo si June Benarasyon. June. Mike, sa tulong ng mga kaibigan ay nakapasok kami sa barangay Kasanyawan na dito sa lungsod ng Sambuanga. Isa ito sa mga lugar na pinagkukutaan umano ng mga rebelding MNLF, ang barangay Kasanyawan. Doon po pilit na pumapasok itong reinforcement ng MNLF. Doon din ang ginagawa nilang takasan, palabas naman na lungsod. Dahil hindi pa rin masasabing ligtas ang lugar, kinailangan pa kaming isakay ng tangke para masilip ang looban ng barangay Kasanyangan ng tropa ng Marine Battalion Landing Team 3. Napaka-critical nitong barangay Kasanyangan, kaya todo tutok dito ang mga miyembro ng Marine Battalion Landing Team 3. Dahil itong barangay Kasanyangan, ito yung posibleng maging exit point at pwede na rin ito maging pasukan nitong mga inaasahang reinforcement ng mga rebuilding MNLF na nandito sa Sambuanga. Kaya umaga at gabi, tutok marino ang ginagawa ng mga tropa dito. Walang katao-tao sa mga konkreto at malalaking bahay na tantad ng tama ng bala. Pero pagdating ng gabi hanggang madaling araw, naglalabasan daw ang mga rebuilding MNLF dito. Ang iba, papatakas. At ang iba naman ay dumarating bilang reinforcement. Kaya pagpasok namin kanina, naka-alerto ang mga Marines. Ito ang nadatnan namin, bangkay ng anim sa lalaking pinaniniwala ang MNLF rebels. Nagtangka raw tumakas ang mga ito kaninang madaling araw. Ito yung area namin hanggang dyan sa dulo. Sa ngayon is cleared na siya. Nagre-recover na lang ng mga body counts. Isa sa mga bangkay na ito, nakitaan ang ID ng Samahang Magdalo. At ang ID ay may lagda ni Gary Alejano, Party List Congressman ng Magdalo. Iyon yung pinagtataka namin, bakit may... Actually marami siyang ID. Iba-ibang ID. May ID siya ng Philippine Constabulary na Luma. Ito, sa Basilan State College. May ID siya ng... Moro National Liberation Front. Nakausap namin sa cellphone si Alejano. Aalamin pa raw nila kung miyembro nga ng Samahang Magdalo ang isa sa mga napatay na rebelding MNLF. Sa pahayag naman ng Magdalo, sinabi nito na kung meron mang illegal na nagawa ang isang miyembro ay hindi dapat iparatang sa buong grupo. Wala raw kinalaman ng Samahang Magdalo sa kaguluhan sa Sambuanga City. Kaya kung totoo bang ito yung Magdalo, hindi naman daw ibig sabihin nito na suportado ng Samahang Magdalo ang ginawa ng mga loyalista ni Miswari. Sa kabuuan, sabi ng militar, nasa 81 rebeldeng MNLF na raw ang patay. Siyam naman daw ang nasawi sa puwersa ng gobyerno. Mike, sa gitna nitong ating pagbabalita ay nakarinig na naman tayo ng mga pagsabog dito. Kaya pinatay natin itong ilaw dito sa ating likuran dahil nakikiusap na rin yung mga miyembro ng PNP na nakikita doon yung mga tropa nila doon sa harapan, kaya naiilawan sila. So kailangan natin papatay ito for security consideration. Ikasyam na nga na araw ngayon itong crisis dito sa Sambuanga City. Pero habang humuhupa itong bakbakan, Mike, pahupa na talaga ito kumpara ito mga nakarang araw. Wala pa rin talaga nakikita tayong solusyon kung kailan talaga manunumbalik yung kapayapaan dito, Mike. Maraming salamat, June Veneracion.